Sports Flash TV na may dati. Ito'y lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang bak... Tank Davis, nagpaliwanag na kung bakit may rehydration clause with Ryan Garcia. Ang update kay Tapales at ang suporta ng mga Aprikano kay Hitombwa versus Casemiro. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit a notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Ilang araw na lang nga po mga ka-flash at magaganap na ang pinakahihintay ng mga boxing fans sa buong mundo, ang bakbakang Kervonta Tank Davis versus King Ryan Garcia na yan nga ay ngayong April 22 at April 23 naman dito sa bansang Pilipinas. Na dito nga sa pinaka-latest report ng ESPN Ringside sa kung ano nga bang dahilan ni Tank Davis kung bakit kailangan pa niya na magkaroon sa kontrata ng rehydration clause with Ryan Garcia. Na sa paliwanag nga po ni Davis, it is just making sure everything is fair. You know what I mean? Na itong araw kasing si Garcia ay mas malaking fighter sa kanya na meron agad itong advantage. Mas malaki at mas mahaba ang galamay. Kaya nagawa niya na magkaroon ng rehydration clause para kay Garcia na ang gusto lang naman ni Tank Davis ay maging patas ang laban. Kayo mga ka-flash, ano ba ang masasabi nyo tungkol sa pahayag ni Tank Davis? Comment ko na yan sa comment section sa ibaba. Habang sa kabilang balita nga po mga ka-flash, sa update naman para kay Unified WBA at IBF champion Marlon The Nightmare Tapales matapos manalo versus Morodion Akmadaliev via split decision nitong nakarang linggo na mas lalo pang umangat ang kanyang ranking sa the ring. Rank number 1 nga po si Stephen Fulton, number 2 si Marlon Tapales, number 3 si Morodion Akmadaliev, rank number 4 naman si Luis Neri, number 5 si Rais Alem, number 6 si Azat Hobanisyan, rank number 7 naman si Ronnie Rios, number 8 si Zulane Tete, number 9 naman si Mike Plania at nasa pang-sampung pwesto naman si Sam Goodman. Hindi na rin nga po mga ka-flash, may pagkakaila na talagang tuloy na ang paparating na laban ni 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casemiro versus Filipos Energy Hitombwa sa May 13 sa Okada, Manila, na dito ay talagang suportado nga po mga ka-flash ng mga kababayan ni Hitombwa ang kanyang paparating na laban, na dito nga sa kanilang komento ay Namibia to the world, good luck champ, great opportunity, all the best to energy, we're Africa, let's make it happen, mean win. Patunay lang din ito mga ka-flash na kumpiyansa ang kanyang mga kababayan na siya ang mananalo versus Casemiro sa May 13, na kahit sinasabi pa ng marami na hindi mananalo si Hitombwa at magiging pataba lang ito sa kartada ni Casemiro. Idagdag mo pa dito mga ka-flash ang lumabas na sparring video ni Casemiro versus Apolinar, pero kahit ganun pa man ay hindi dito nagpapasindak si Hitombwa na after this fight nga raw ayon sa kanya, gusto nito na lahat ng boxer sa super bantamweight division ay makilala ang kanyang pangalan, at dagdag pa ni Hitombwa, I am ready for Casemiro. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing. Ito laging bago. Balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli pagdating sa bakbakan. Mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita. Talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira. Mga kamao na nagiging bida.